At sinabi ng DepEd na handa ito sa K-12 program, may mga pampublikong eskwelahan na hindi kayang tumanggap ng mga estudyante sa grades 11 at 12. Dahil yan sa kukulangan ng classroom. May ulat on the spot si Mackie Pulido. Mackie? Rafi, alam mo naman yung grade 10 ngayon, syempre sila yung unang batch ng grade 11 sa susunod na school year. Kaso lang, may mga pampublikong paaralan na hanggang grade 10 lamang. Ano? Kaya ang mga grade 10 ngayong taon, kailangan lumipat sa ibang eskwelahan na may grade 11 at grade 12. Hinihintay pa natin yung kompletong datos mula sa DepEd, ano? Kung ilang mga paaralan ang walang grade 11 at 12 at ilan naman ang meron. Pero isa sa mga walang grade 11 at 12, yung pinuntahan natin kanina, ang Tandang Sora National High School, kakapaliwanag sa atin, wala na raw espasyo para makapagpatayo sila ng mga bagong silid para sa senior high school, kaya kailangan na lumipat ng ibang eskwelahan ang kanilang mga grade 10 na nasa 700 ng bilang. Ang sinabi ng principal na si Ginang Ruby de Jesus ay napaghandaan naman daw nila ito katulong ang DepEd. So bale nakipag-coordinate na raw sila sa ibang mga paaralan na malapit sa kanila na nag-aalok din ng grade 11 at 12. May mga public school, meron ding private school. Kung private school, ang sinasabi ni Ginang de Jesus, magbibigay daw ng voucher ang DepEd na nagkakahalagang 22,500 pesos kada taon at ito na yung ipantutulong na pambayad sa tuition kung ang papasukan ay private school. Magkakaroon lang ng mga pagkakataong posibleng mas mataas pa yung tuition sa private school, kaya kailangan dagdagan ng mga magulang ang voucher. Pero dahil hindi pa naman talaga kumpleto yung orientation ano, tungkol dito at information dissemination, sa mga susunod na linggo daw ay i-orient nila yung mga magulang at estudyante ng grade 10. So pinuntahan din natin, ano, Rafi, yung paaralan naman na nag-aalok ng grade 11 at 12 at isa rito yung Culiat High School. Para magka-espasyo, i-demolish ang isang gusali sa susunod na linggo at sana na lang ay matapos yung pagpapatayo ng bagong gusali bago magbukas ang klase sa susunod na taon. Pero alam mo naman, ang grade 11 at 12, iba't ibang tracks yan, Rafi, or tracks ibig sabihin kurso. So hindi lahat ng mga eskwelahan, pampubliko man o privado ay inaalok itong mga tracks na ito. Katulad na lamang ng Culiat High School, ano, konti lang or ilan lamang sa mga tracks ang iaalok nila. So kahit na yung mga estudyante nila na iba yung pipiliing kurso o pipiliing track, ay kailangan lumipat pa rin sa ibang paaralan. Ayon kay Mrs. Maestro, sa mga susunod na linggo, kahit sila, kailangan pa rin maglunsad ng information campaign. Ngayon, kinakausap natin ang Secretary General ng Bayan na si Renato Reyes. Ang sabi niya, kahit daw magbigay ng voucher na nagkakahalagang 22,500 sa mga estudyanteng papasok ng grade 11 sa mga private school, mag-aabono pa rin yung mga magulang. Tiyak daw kasi mas mataas pa yung tuition kesa sa voucher mula sa DepEd. Kaya hindi raw malayo na lumobo pa yung bilang ng mga out-of-school youth dahil hindi na nga makakatungtong yung iba ng grade 11 at 12, lalo na if they are financially hard up o dahil nahihirapan silang magbayad ng dagdag na tuition. Ngayon wala pa namang panibagong pahayag ang DepEd tungkol dito, Rafi. Maraming salamat, Mackie Pulido.